sabihin nga po natin, never judge unfairly. I will never judge unfairly. Ingat tayo na maghusga ng hindi tama, no, hindi fair na paghusga. Ingatan po natin ang ating mga sarili because God is a just God. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Kaya ingatan natin na tayo maghuhusga ng hindi tama, no, maghuhusga ng unfair, no po. Huwag po natin hayaan na ma-i-practice natin ang ganitong kaugalian that we are always judging unfairly. Ingatan natin ang anumang paghusga na gagawin po natin. Amen po ba, mga kapatid? Dapat lagi tayong patas sa ating paghusga. Huwag tayong maghusga ng hindi patas, may kinikilingan, may kinakampihan. Amen po ba? So hindi tayo maghusga. Kaya pagka po may mga bagay na ganyan, ay kinakailangan pong maging maingat tayo. God is a just God. Ang aking Diyos ay makatarong ang Diyos. Kaya kung meron man na iluluhog sa atin, na anumang mga bagay, to be judged, no? Para husgahan. Kinakailangan fair po tayong naghuhusga. Amen po ba? Patas tayo. Amen. And God will give everyone what he deserves. Ibibigay ng Diyos, dahil God is a just God, ibibigay ng Diyos kung anong deserve ng bawat isa. Kung deserve natin parusahan, paparusahan tayo ng Diyos. So, kung anong deserve natin, kung anong nararapat para sa atin, ibibigay ito ng Panginoon sa atin. Kaya po, ang sabi ng mga fake Christians, ano po? God loves and He never hates. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kahit kailan hindi siya mamumuhi. Alam niyo po, this is a lie. Ito ay isang kasinungalingan. At ito ang madalas na sinasabi ng mga fake Christians. Yung mga Kristiyanuhan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hinding-hindi siya mamumuhi. Ito po ay isang kasinungalingan. Ito po. At si Satan po ay dinideceive niya ang mga tao so that they can rebel against God's word. Kaya dinideceive ni Satan, nililin lang ng kaaway ni Satanas ang mga tao, lalo na ang mga Kristiyano, upang sa ganun ay magrebelde sila laban sa salita ng ating Panginoon. Kaya po, let us not be deceived by the enemy by thinking that because God is a God of love, He will never hate. Hindi siya maggalit, hindi siya mamumuhi sa bawat isa. Ano po? Kaya po, si Jesus po ay hindi pumunta dito sa lupa upang at hindi iniligtas ang kanyang mga anak upang magpatuloy sa pagkakasala. Hindi po pumunta dito sa lupa si Jesus at ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak at para sa magiging anak ng Diyos upang tayo po ay magpatuloy sa pagkakasala. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ginagawa nating kasalanan o balikan natin ang mga dating kasalanan na ginagawa po natin. Amen po ba? Di po ba kung mahal mo ang iyong anak, ang isang tao na nagmamahal sa mga bata, ang ibig sabihin po niyan, ayaw niya ng abortion. Tingnan nyo, yung mga babae at lalaki, yung mga tao na napakahilig sa bata, hindi papayag yan sa abortion. Na kahit na resulta ng kasalanan ang kanyang ipinagbubuntis. Kahit na mapapahiya siya. Kahit na itatakwil siya ng mga magulang niya. Hindi niya po hahayaan na mangyari ang abortion sa kanyang buhay. Kapalit ng kahiyan, kapalit ng buhay, kapalit ng maayos na buhay, kapalit ng pagtingin ng magulang, kapalit ng pagtingin ng mga nakapaligid sa kanya, hindi niya ito ipagpapalit. Bakit? E kasi nagmamahal siya sa mga bata. Kaya ang mga nagmamahal sa mga bata, kinamumuhian ang abortion. At ang Diyos ay namumuhi sa mga babae't lalaking nagpa-practice ng abortion. Na po, ay naku, nabuntis ako. Naku, hindi ako pwede, papatayin ako ng tatay ko. Alika, ipalaglag natin. Those were wicked things. Iyon ay kasamaan. Nakagawa ka na ng kasamaan, magpapalaglag ka pa.
Oh, more so, binabaon natin ang ating mga sarili sa kasalanan. Kaya ang taong nagmamahal sa bata, hindi yan magugustuhan, hindi makakagusto yan ng abortion. Ano po? At ang mga taong namumuhi sa kasalanan, sila ang matatapon sa impyerno, hindi yung kasalanan. Kaya po ba, di ba, kung ikaw ay tao, nagawa mo yung kasalanan ito at ilang beses po natin pinag-aaralan ang mga simpleng bagay na kasalanan, grabe, muhimuhi ang Diyos na sinasabi na ang mga taong nagpa-practice nito ay dadali sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Ganun kamuhi ang Diyos sa mga kasalanan iyon na binanggit sa banal na kasulatan. Napakarami po noon, mga chismosa, no po, mga naiinggit, mga diniscuss natin, mga naiinggit, mga nagseselos, yung mga nangangalunya, lahat yan. Galit na galit ang Diyos sa mga ganyang kasalanan. Kaya kapag nakita natin na ang mga kasalanan sa banal na kasulatan ay papuntang impyerno, that means to say God hates those things. At dapat maging maingat po tayo doon. Kapag tayo po, no, napatay ang isa sa miyembro ng ating mga pamilya, at pagkatapos ay pinalaya ng hugis yung nakapatay dun sa ating mga mahal sa buhay. Diba galit na galit tayo? Anong nararamdaman natin? Hindi totoo ang batas. Hindi talagang ipinatutupad ang batas. Galit na galit tayo. So ang Diyos po natin is an honest judge. No po? Hindi po siya niya pababayaan ang gumagawa ng masama ay makalaya. Hindi po niya gagawin iyon na kapag ikaw ay gumagawa ng masama, magiging malaya ka because God is just. God is an honest judge. Kung ngayon man ay parang nakikita mo na wala namang nangyayari sa akin, Pastor Raquel, sa ginagawa kong kasalanan, God is an honest judge. Hindi ka pababayaan ang makalaya, no, na hindi napaparusahan sa kasamaan at kasalanan na ginagawa mo. Kasi kapag ikaw ay pinalaya, no, gumagawa ka ng masama at ikaw ay pinalaya, God will be a liar and He would be unjust. Hindi magiging makatarungan ng Diyos na gumagawa ka ng kasamaan tapos malaya ka, walang parusa. Hindi magiging makatarungan ng Diyos. Magiging sinungaling ng Diyos dahil God is love. Kaya kahit anong gawin nating kasalanan, kahit anong gawin nating kasamaan, walang nakakibit na kaparusahan. Hindi pwedeng mangyari po ang ganitong bagay because God is an honest judge. Kaya paano po mapapatawad ng Diyos ang mga makasalanan and still He can be a just God? No po? Paano gagawin ng Panginoon na itong mga makasalanan na ito ay mapatawad niya at manatiling mapakita niya na siya ay isang just God? No po? Kaya ano pong ginawa ng Diyos sa pagiging just God niya? Ang tao, makasalanan, dapat parusahan. Mahal ng Diyos ang tao, nandun ang pagmamahal, pero makasalanan. So, nandun papasok yung pagiging just God ng Panginoon. So, kailangan na parusahan ang tao dahil siya'y nagkasala. Kahit mahal pa ng Diyos ang tao dahil siya'y makasalanan. Dahil ang Diyos ay just, kailangan talaga siyang parusahan. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Siya mismo ang bumaba mula sa langit. At siya mismo ang kumuha ng kaparusahan para sa kanyang mga minamahal na tao. Ang Diyos mismo ang nagbuhos ng kanyang banal na dugo para bayaran ang ating mga kasalanan. Because God is a just God. Hindi po pwedeng mahal ng Diyos ang tao, tapos ang Diyos ay makasalanan, at tapos ay palahilayain niya ang tao ng ganun-ganun lang. E liar ang Diyos. Hindi siya makatarungan. Dahil may kasalanan, dapat parusahan. Kaya yun ang dahilan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, iniwan niya ang langit, bumaba siya sa lupa para mamatay, para ibuhos ang kanyang banal na dugo. Hinayaan niya siya ang kumuha ng kasalanan natin. Para maging just God siya. No? Para maging makatarungan ang Diyos siya. Binayaran niya ang ating kasalanan para sa ganun makalaya ang bawat isa sa atin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya doon sa krus ng Kalbaryo para ma-serve yung justice. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para ma-serve niya yung pagiging makatarungan niya
doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ng kanyang buhay in full. No po, in full ang ating mga kasalanan. So ang ating buhay, dahil binayaran na ng Diyos ang ating buhay, hindi na ito atin. No? No, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, binili na tayo ng Diyos. Eh, kapag binili, iyo pa ba? Iba hindi na. Kahit ako may cellphone, pinagbili ko at nabili ni Pedro, akin pa ba yung cellphone na yon? Kahit ako nagbayad no, noong unang panahon, kahit ako 10 taon ko nang ginamit yan, pero pinagbili ko, binili niya, akin pa ba yung cellphone na yon? Hindi ba hindi na? Kanya na yon. Eh, wala na akong pakialam sa cellphone na yon. Kahit napalitan niya yung cover ng cellphone na yon, wala akong pwedeng gawin. Hindi na akin yun eh. Hindi po ba? Kahit lagyan niya ng lagyan ng games yung mga cellphone na yon, hindi ko na pwedeng sabihin, uy, wag naman. Pupunuin mo na kung ano-anong game, gamitin mo lang yan. Wala na akong pakialam doon kasi binili na niya yung cellphone ko eh. Kaya kanya na yon. Ganon din ang buhay ng bawat isa sa atin. To serve justice, ibinigay ng Diyos ang kabayaran sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang buhay, para siya'y maging makatarungan na mapalaya tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya tayo binili ng Panginoon. Kaya hindi na atin ang ating mga buhay. Huwag nating angkinin pa. Binigay mo na sa Panginoon, kinukuha mo pa. Kaya pabayaan natin ang Panginoon in everything. No po, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Without Him, kung wala ang Diyos, wala sana tayong buhay na walang hanggan. Kaya po tayo na mga nananampalataya sa Panginoon, dapat alam natin ano, na hindi na atin ang ating buhay. Kung tayo may iniligtas ng Panginoon, dahil ito ay sa pagiging makatarungan niya at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So hindi po lumilis ang Diyos sa kanyang nature. God is a God of love, but God is a just God. Dahil dito, ayaw ng Panginoon na tayo babalik sa mga bagay kung saan binayaran na niya, kinamatayan na niya, no? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. And yet, tayong mga anak ng Diyos, na ang ating buhay ay hindi na atin, ay ibabalik natin ang ating mga sarili, dadamputin uli natin ang mga kasalanan ginagawa natin dati sa ating mga buhay, nung atin pa yung buhay natin. So, hindi na po dapat ganun. What shall we do kung binabalikan natin ang mga kasalanan na hindi na dapat nating balikan dahil hindi na atin ang ating buhay? We must repent. Kailangan po nating mag-repent because true faith in Christ for salvation will change your life. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo, no, sa ating kaligtasan, hindi lang mapupunta tayo ng langit, hindi lang magiging anak tayo ng Diyos. It will change our life. Kung tunay ang pananampalataya natin sa Panginoon, babaguin ito ang buhay natin. Tayo po ay tupa ng Panginoon. We hear the voice of God. No po? Kaya tayo, hindi tayo titigil sa pag-preach about doctrine of regeneration. Yung pagbabago ng buhay, ano po? Doctrine of regeneration. Na talagang, kung ikaw ay na kay Kristo, makikinig ka sa tuninig ni Kristo. At ang pananampalataya natin sa Panginoon para sa ating kaligtasan na hindi natatapos sa kaligtasan, it will change our lives. Babaguhin ito ang ating mga buhay. Now we are living in the last days, no? Deception is so rampant. Napakaraming deception na ginagawa ang kaaway. Sa panahon ito, nagmamadali siya. Naideceive niya ang kanyang mga anak. Di ba pinag-aralan natin? Idolatry. Even our ministry can be our idols. Deception. Sige, maglingkod ka na maglingkod. Sige, ubusin mo lahat. Pero ang puso mo, huwag mo baguhin. Ingitera ka pa rin. Salosa ka pa rin. Sige, magpatuloy ka pa rin sa pagkakasala mo. Basta maglingkod ka lang na maglingkod para mag-itsura kang born again. No? Pero hindi, no? Deception. Even ang Christians, born again ako. Mahal ko ang Diyos kasi naglilingkod ako sa Panginoon. Naglilingkod ako sa Panginoon. Pero ano ginagawa natin sa Diyos, sa source? Wala. Hindi nga natin pinapansin na ang buhay natin, hindi na atin, pinakikialaman natin, inaagaw natin yung buhay natin sa Diyos at bahala tayong gawin kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Lublog natin sa kasalanan. It's okay. Basta tayo nasa ministry.
Di ba deception of the enemy? Napakarami pong deception ang ginagawa ng kaaway sa panahong ito. Kaya nga, we thank God na tayo po'y araw-araw nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi ni Philip Yancey, love was compressed for all history in that lonely figure on the cross who said that he would call down angels at any moment to rescue on rescue operation, but choose not because of us. Kaya si Jesus nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi na magdalasal, eh, hindi ba pwede mo na mailigtas ang sarili mo? Tumawag ka ng mga anghel na magliligtas sa'yo. Iligtas mo sarili mo kung talagang Diyos ka. Kaya naman tumawag ng Panginoon ng mga anghel para iligtas siya doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero because of love, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, and He is just God, na kailangan niyang bayaran ang ating mga kasalanan para yung kanyang pagmamahal na nais niyang makasama tayo sa buhay na walang hanggan ay maganap. Kaya kahit na ganun, hirap na hirap siya, He chose not to call angels to rescue Him. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap ni Jesus ang kanyang kamatayan para magkaroon ng hustisya ang mga kasalanan na ginawa ng bawat isa sa atin. Sabi po ni Charles Spurgeon, God in His infinite mercy has devised a way by which justice can be satisfied. Dahil sa walang hanggang habag ng Diyos, walang hanggang kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, siya man mismo ang umisip ng paraan kung paano sa pamamagitan ma-serve yung justice, ano po, ma-serve yung justice sa atin. Kaya si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya mismo ang umisip ng paraan. Hindi niya kasi pwedeng saliwain ang kanyang nature eh. Kailangan mabalansin niya yung nature niya. I love these people, pero nagkasala sila. I am a just God. Dapat silang parusahan. Dapat silang mamatay. Ang parusa hindi naman palo lang eh. Ang parusa kamatayan, walang hanggang pagkawalay sa Panginoon eh. Kaya yung pag-ibig ng Diyos at yung justice ng Lord nagsama. Kaya ang naging resulta, gumawa siya ng paraan na siya na mismo ang magbayad ng kasalanan natin upang sa ganun ma-serve yung justice. Nagkasala ka, parusahan ka. Kinuha niya yung kasalanan natin para na-serve yung pagiging just God mo. At tayo na nagsuko ng buhay natin sa Panginoon ay maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos at pagsama ng Diyos sa atin. Sabi po ni Brent Weeks, delayed justice was as bad as injustice. Sometimes, yung hustisya, hindi natin makamtan kaagad. Sana marinig to ng mga abogado, ano po, ng mga lawmaker at ng mga prosecutors, no? Prosecution, mga ganyan-ganyan sa batas. Sometimes po, yung justice na di-delay, napakatagal ng hustisya. Ang sabi pong gano'n ni Brent Weeks, ang kapag ang hustisya ay napakatagal na ibinigay, eh kasing sama din daw po yan ng injustice. Amen. Praise the Lord. Sabi ni John Piper, God is not unjust. No one will be condemned for not believing a message they never heard. Hindi unjust ang Diyos. Kaya ang isang tao na hindi nakarinig ng mabuting balita ng Panginoon, ang sabi ni John Piper, those who have never heard the gospel will be judged by their failure to own up to the light of God's grace and power in nature and in their own conscience. So, kapag hindi nakarinig ng salita ng Diyos, namatay, ang konsensya niya ang magiging dahilan, batayan. Ano po? Ito ang magiging batayan ng Diyos because God is not unjust God. Eh, paano yun? Namatay siya, hindi niya narinig ang salita ng Diyos. Yan po, mga hindi natin kailangan at hindi natin kayang sabihin na, eh, namatay siya, hindi siya born again. Impyerno siya. God has a way of saving them. Amen. Because He is just God. He is just God. Amen po ba? At sabi nga po ni A.W. Tozer, I am thankful that justice is in the hands of God. Masarap na maisip na ang hustisya ay nasa kamay ng Diyos, hindi nasa kamay ng tao. Dahil karaniwan, ang tao kung mag-judge is batay lamang sa kanilang dating ng pagkakaunawa. They will judge according to their
thinking, ano po, according to what they hear. Ganun lang ang paghuhusga nila. Narinig lang nila na gano'n. Naghuhusga na kagad sila. Nakakatakot ang mga tao maghusga. Pero we thank God, sabi ni A.W. to, buti na lang ang maghuhusga sa atin. Ang justice ay nasa kamay ng Diyos. What do you mean by that? Pakaganda po niya. Justice is in the hands of God. Kung sa mundong ito, tayo po ay nakakaranas ng injustices. Hanggang dito lang yan sa mundong ito. Meron pa rin tayong hope. Dahil our God is our justice. Our God is our judge. Ano po? Ang Diyos ang ating judge. Kaya kung nakatanggap tayo ng mga injustices here in this world, ay pagdating naman ng panahon, no, maibibigay ang tamang hustisya sa atin ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Ang sabi po ni Tom Askol, the punishment must be fit, must fit the crime. The misery and torment of hell point to the wickedness and seriousness of sin. Those who protest the biblical doctrine of hell as being excessive betray their inadequate comprehension of sinful of sin. Sabi po, ang punishment dapat mag-fit sa crime. May mga tao na nagsasabi na makahirap naman ang impyerno na yan. Hindi nila maubos maisip na merong impyerno kapag hindi po natin nakita to. Letter would be a miscarriage of justice. Sabi yun, kapag ka inisip natin na para sa mga kasalanan ang italaga ang anumang bagay na katulad ng impyerno, nakakilakilabot, na walang hanggang kaparusahan, na parang hindi yan magagawa ng Diyos. No? Hindi kasi natin naiisip ang hirap natin. Imagine yun, ako ba siya yung Diyos ng pag-ibig? Bakit sa kasalanan na din mo sa ibig nga po siya? Kaya nga siya na yan, hindi mo matanggap na kapanapalatayanan na binayaran ng Diyos. Binili ka ng Panginoon para makaligtas ka, no? Binayaran ng Diyos ang ating kasalanan at hindi mo ibigay ang buhay mo sa Kanya. Diba? Tama na ang isang bagay na binili niya, pero yun ba sa Kanya na binili niya. So, ano po ba yung justice niya? Sabi na Malachi chapter 6 verse 6, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatangan ka sa Diyos. Patuloyin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang, sumunod ka sa iyong Diyos. Anong gusto ni Yahweh? Makatarungan ka, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Magpatuloy kang mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang, sumunod ka sa Panginoon. Itong tatlong ito ang nire-require ng Lord sa atin bilang mga anak ng Diyos. Isaiah 56 verse 1, ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan, at gawin ang tama sapagkat ang pagliligtas ko ay hindi magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Malapit na. Pagbalik ng ating tabang hinihintay ang matagumpay ng Panginoon para balikan na ng pangbigan pantiling tarungan at gawin natin kung ano yung tama. Proverbs chapter 18 verse 5, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Kaya hindi tayo dapat kumikiling, ano? Hindi tayo dapat kumikiling sa mga nagkasala. At kailangan po, huwag nating ipagkait ang katarungan na kailangan ng tao. No? Hindi tayo magiging masaya na, naku, bakit ganun ang nangyari sa kanya? Hindi yata ang makatarungan ito. Kailangan niya. Kaya chapter 1 verse 7, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairali ng katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Maging makatwiran tayo at pairali natin ang katarungan. Proverbs 17 verse 15, ang umahatol ng walang kasalanan sa walang kasalanan ay ang umaayon sa kasamaan. Kay Yahweh ay kapwa kasuklang-suklang. Ang humahatol sa walang kasalanan, mag-ingat po tayo. Minsan eh, napakabilis nating mag-judge. May narinig lang tayong ganun. Iba na yung iniisip natin. Naghuhusga na kagad tayo. Wala namang kasalanan. Narinig lang natin yung kanyang mga sinabi. Hindi na natin pinakinggan yung iba. Alam niyo po, kapag may mga ganyan, usually, pag ikaw ay nagsalita, side mo lang ang sasabihin mo. Kaya huwag tayo kagad mag-judge na isa pa lang yung naririnig natin.
Kailangan pakinggan din natin yung isa. Tsaka natin balansin. Kapag umatol ka agad tayo dahil kaibigan natin siya, eh, naku, naniniwala ko sa kanya kasi kaibigan ko siya. Nang hindi natin pinakikinggan ang iba pang side, ang sabi ng Panginoon, kasuklam-suklam siya sa harapan ni Yahweh. So, hindi pwedeng isang side lang. Hahatol ka na kaagad. Kaya nahatulan mo yung walang kasalanan dahil may pinakinggan ka lang na isang side. Ang sabi ganun, ang umaayon sa kasamaan, kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Mag-ingat po tayo para huwag masuklaman Diyos sa atin. Amen po ba? Paingat tayo sa paghahatol sa ating kapwa. Alamin muna natin ang lahat ng pangyayari. Mag-comment. Huwag tayong mag-judge. Bakit batay lang sa naramdaman natin? Ano po? Proverbs 21 verse 15. Kapag umiira lang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama. Nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. So, kapag masama, nangyari ang katarungan, nalulungkot ang mga masasama, natutuwa nawa ang mga matutuwid. Amos chapter 5, verse 24. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog, gayon din ang katwiran, tulad ng isang natutuyong batis. Napakatarungan. Nag-flow ating buhay na ito ay, and I believe sa ng Diyos na naririnig natin, nababago tayo ng Panginoon sa pag-iisip, sa perspective natin. Sana nakakatulong ito na nababago ang isip natin, ang pagtanaw natin sa lahat ng bagay. Kasi pag nabago isip natin, nabago yung pagtanaw natin sa lahat ng bagay, at naayon ito sa salita ng Diyos, tsak na tsak ko sa inyo, mababago ang buhay natin. Kasi it starts with the mind. Yung sa isip natin, yan na nag-change natin. Yan na nagiging behavior natin. Yan nagiging attitude natin. Yan na nagiging paggalaw natin. Kanta isip ka, nangong ito, mahabang mag-preach. Hindi ka na makakaintindi. Hindi mo na pakikinig. Ay, mahabang mag-preach yan. Hindi ka na makikinig. Hindi ka na mag-focus. Kasi mga pananaw sa buhay. Upang sa ganun, mabago ang buhay natin. Kaya nga po, kahit na hindi ko alam kung nagugustuhan nyo na binabasa ko talaga ng buo ang salita ng Diyos. Kinatagalog ko para maintindihan na ng lahat. Ano po? Hindi ko alam. May mga matutuwa, may mga hindi matutuwa. Pero ito po kasi nilagay ng Panginoon sa puso ko eh. Ang salita ng Diyos ang makatarungan. Ang salita ng Diyos ang makapangyarihan. We need to hear this. Kailangan marinig natin ano bang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung isa-summarize ko lang mamaya. Salita ng Diyos. Hoping that this word, hindi nyo na kayang idinayan, no? Hindi nyo na kayang idinayan kasi binabasa ko lang yan sa salita ng Diyos. Amos 5:24, sa halip ay padaluin ninyo ang katarungan. Sinabi ng Diyos na dapat dumadalo yung katarungan sa ating mga buhay. Eh, ganun. Hindi pwede mag-excuse tayo, hindi. Kasi ganito, ganyan. Eh, iba kapag binasa mo ang salita ng Diyos, eh. Tatamaan ka. At pwedeng hindi ka maniwala kasi yun yung nasasabi sa banal na kasulatan. O sabihin ko, ang mga naiingit pupunta ng impyerno, maniniwala ka. Pero pag nakita mo na binabasa na natin sa salita ng Diyos, eto ang mga pupunta ng impyerno, mga ngalunya, gumagawa ng kahalayan, mga inggitero, mga chismosa, na kasulatan. Alagang binabasa ang salita ng Diyos. Ay, yung iba, baka naiinip, baka kailangan basahin pa isa-isa yan, inaantok na ako. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos na hindi natin pwedeng i-deny. Kaya po ako, ay buong tiyaga na babasa sa inyo. Kung sasabihin natin, basahin ko na lang para wag magtagal sa bahay, hindi niyo po magagawa yan. Believe me, meron po ba sa inyo na kapag nakarinig ng preaching at binigay isa inyo na pag-uwi sa bahay, binabalikan niyo yung verse na yun at bubuklatin niyo yung Bible niyo para basahin? Amen po ba? Para hindi ka na maglalagay pa ng panahon na basahin pa ulit yun. Hindi sabay-sabay tayong bumabasa ng salita ng Diyos. Isaiah 56 verse 1. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang pataro at gawin ang tama sapagkat ang pagliligtas ko hindi magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Malapit na ang pagbabalik. Kailangan nandiyan ang katarungan at kailangan nandiyan yung pagkakapantay-pantay. Ano po? Sa'yo, masasabihin ng iba. Alam niyo po, paano ba na natin sasabihin fair ito? It depends upon
Yung iba, kapag dito, ganito, bigay mo dito. Si Jesus, nagtanong ng mga parable of the talents. Is po ba? Bakit may binigyan siya na binigyan? Is Jesus fair? Is Jesus fair? Kung titik, ako isa lang binigay mo sa akin, Lord. Bakit sa kanya dalawa? Bakit sa kanya lima? But Jesus is fair. Pero sa ng mababaw na kaisipan, naging fair ba siya? Isa, dalawa, sampo. Isa, dalawa, lima, sampo. Eh, ba't hindi niya binigyan ng tig sa sampo? Jesus is fair. Why? He's on behind that. Isa po, may natin po yan. Saruan mo mo ng mga awan, po, at sa pasyon ako. You do not know kung ano yung dahilan, bakit ganun yun. Amen po ba? Kaya dapat hindi tayo resta. Justice and fairness. Dapat inilalagay natin to. O bakit ganun lang ang ginawa ni Jesus? Unfair ba? Just? Hindi. Yun lang ang kaya niya. Kaya ng mga tao, yun ang mga binigay ng Panginoon. Pareho ang ibibigay. Ay nako, chaos po yan. Chaos po yan. Ang ibibigay in fairness, ibibigay kung ano yung deserve. Kung ano yung kaya. Kung ano yung deserve sa atin. Amen po ba? May mga bagay na mga kinoconsider na dapat po natin maintindihan. Diba? Kaya kapag may mga bagay na nangyayari na ganito, huwag tayo mag-judge ka agad. Unfair, unfair, it's unfair. There is reasons behind that. No? Agad-agad na siya yung nagre-react pa agad. Kasi iba yung paisipan natin. So, dapat we try to understand ano something natin yan. Gagawin sa isa, dalawa, limang talento, sa'yo, sampo. It depends upon you. Kung anong kakayanan. Get in the rest. Kayong parang sinabi, pinigapitan sa kumpito. Kaya dapat sa that's fair. Eh, anong ginawa mo? Anong ginawa ng isa? Di po ba? Binigyan kita ng 10 piso. Lahat ba bibigyan ko? Eh, nakaupo ka lang. Eh, eto, nagtatrabaho. Dapat ba bigay ko 10 piso din? Dito sa ako. Eh, kasi hindi naman. Di po ba? So, lalong unfair yun kapag halimbawa, binigyan kita 10 piso. Lahat puruting sa 10 piso kayo. Dahil pare-pareho. Fair, fair, fair. Eh, eto, grabe yung nagtrabaho. 10 piso pa rin ba injustice sa kanya? Na, eh, po ba, 10 piso, ikaw na kay dahil that they become injustice to those na nagtatrabaho. Eh, hindi pwedeng equal. Hindi pwedeng ang definition natin ng fairness is equal, pantay-pantay. Hindi pwedeng ganon. Nandun yung katarungan. Yung mga nagtatrabaho. Ikaw boss ka. Ikaw manager. Ikaw empleyado. Ikaw messenger. Ang fairness ba ay lahat kayo pare-pare yung tingli 5,000. Fair. Pantapantay. Di ba hindi? Bakit siya? 50,000. Eh boss siya. Utak siya. Kaya mas mataas yun sa kanya. Amen po ba? O pa ba? Eh, ikaw hindi ng pareho. Ganyan po yung giging kaisipan natin. At iyan po yung ginagamit ng kaaway to destroy relationship. Justice and fairness work hand in hand. Ano po? Kaya pag sinabi namang fairness, huwag tayong madisib ha. Ganyan lagi eh, no? Giging kaisipan natin. Justice naman at ay alam niyo po bilang mga Kristiyano, dapat po kung di natin maintindihan ng isang bagay, magpasakop lang tayo. Sipin natin, may reason yun. Napaka-unfair. Sila lang ang pinakakain kami, hindi pinakakain. Worker din naman kami. Hindi natin naiintindihan ng mga sitwasyon. At magtatampo tayo, magagalit tayo. Fairness is not lahat. May mga factors na we need to consider. And let us not make this a weapon of the enemy to destroy us, destroy our relationship. Amen po ba? At sabi po ganun, ang baluktot na hustisya ay isang kasalanan.
perverting justice. Yung pong pagtutwist, pagbabaluktot, no, ng justisya ay hindi po ay isang kasalanan. Kapag ang isang katarungan ay binaluktot natin for our benefit or for the benefit of our friends, no po, ito po ay isang kasalanan. Kaya dapat po ay umiiwas tayo sa pagbabaluktot ng justisya upang hindi tayo magkasala. Kailangan po, iginagaya natin ng Diyos that God is a fair judge, no po. Kaya hindi tayo magagalit sa Diyos eh. Dahil fair po siya, isipin natin, fair ang Diyos. Kung meron man ang nangyari sa'yo, fair ang Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos ang sinisisi natin. Nawala po uli. Wala po uli. Sa iba po, okay po ba sa iba? Okay naman sa iba. Okay, talaga po sigurong ang internet natin ang nagkakaroon ng diferensya. Ano po? Amen po. Praise the Lord. Kaya po, gayahin natin ang Panginoon na pagdating po sa pagiging just. Pagiging just. Sabi po ng Deuteronomy chapter 16 verses 18 to 20, pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan. Ayon sa inyong mga lipi, sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at maggagawad ng katarungan. Huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matutuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya po mga magulang at mga kapatid, pairalin natin ang katarungan. Pumipili ang Diyos ng mga hukom. Gayun din ano, sa ating mga churches, no? Ang mga leaders, ang mga workers natin, mga heads natin na dapat pinaiiral natin yung katarungan. Bagay po, akin namang minementor at pinagsasabihan ang mga leaders and workers, tinuturuan ang mga leaders po natin, especially the heads, no po, na sa lahat ng mga bagay, balansehin ang lahat ng bagay. Disiplina may kasama ang puso. Okay po? So Leviticus chapter 19 verse 15, do not twist justice in legal matters by favoring the poor. Sabi po, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. Hindi sa awa. Ano po? Kasi pag may kawawa naman siya, sige, kilingan natin siya. O kaya naman, mayaman to, may bibigay sa akin, kilingan natin siya. Ang paghatol natin ay hindi dapat nasa estado ng tao. Kaibigan ko siya, kaya siya ang papanigan ko. Hindi po yun ang katarungan. Kundi ang bawat hatol natin ay gagawin natin, hindi dahil kaibigan natin sila, hindi dahil mga kamag-anak natin sila, hindi dahil mahal natin sila sa buhay, hindi dahil mahirap siya at kawawa siya, at hindi rin naman dahil mayaman siya. Ang paghatol natin ay dapat batay sa katwiran. Amen po ba? Pwede bang i-type natin sa ating Google Meet at kung okay na ang ating FB Live? Pwede po bang i-type natin na always judge people fairly? Always judge people fairly. So pag-aralan po natin yan, mga magulang at kapatid, ha? Baka sa magapong ito, merong lalapit sa atin na kailangan nating husgaan. Tandaan natin, teaching natin, let us be fair in judging because God hates injustice. Amen po ba? Job chapter 8 verse 3, hindi pinipilipit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katarungan. So hindi natin dapat itwist ang justice. Job 34 verse 12, truly God will not do wrong. The Almighty will not twist justice. Hindi po babaluktutin ng Diyos ang katarungan. Same with us, hindi natin dapat baluktutin ang katarungan. Amos chapter 5 verse 7, kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. At yunin niyo po yung mga words na ginagamit, ano? Kahabag-habag kayo
na nagkakait ng katarungan. Bakit kaya sinabing kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan? Because God hates injustice. Kaya kapag gumagawa tayo ng injustices, ang Diyos ang magpaparusa sa atin. Dahil kinamumuhian ng Diyos ang mga injustices. Kaya sinabi, kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at imuyura sa karapatan ng tao. Kahabag-habag. Dahil ang Diyos ang gagante para sa taong nirakan nyo at para sa taong pinagkaitan nyo ng katarungan, ang Diyos ang gagante para sa Kanya. Kaya magiging kahabag-habag tayo. Iba po kapag ang Diyos ang gumante. No? Iba kapag ang Diyos ang gumante. Colossians chapter 4 verse 1. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Nakaraan, tinuro natin yung pride. No, tinuro natin yung pride. Na nakadepende yan sa ating mga posisyon sa buhay. Ano. E kung tayo ay amo, maging makatarungan tayo sa mga naglilingkod sa atin. Huwag nating sagad-sagarin. Ano po? Huwag nating, alam nyo, halimbawa, kumain ka sa isang restaurant. Minsan tayo, utos ng utos eh. Meron po bang tissue? Pwede mong pengi ng ganito. Hirap na hirap yung tao. Inutusan natin na inutusan yung mga waiter, no? Pinapagalit. Bakit ito lang? Di ba ang hiningi ko ganito, ganyan? Tapos aalis tayo, pinahirapan natin. Hindi man lang tayo nagbigay ng tip. Ako pa pag ganyan na nakikita ko na utos ng utos, hoy. Utos kayo ng utos, magbigay kayo ng tip, ha? Pwede makatarungan tayo sa kanila. O kaya yung mga bumubuhat. Alam nyo, minsan pag nakakakita ko na halimbawa, nag-grocery ka, tapos may tutulong sa'yo, bumuhat ng mga bagay na ito. Minsan, binubuksan ng Diyos yung mata ko. Eh, parang pinakikita ng Diyos sa akin yung pamilya niya. Eh, nakakabag ako eh. Kaya parang naiisip ko na, pandemic ngayon, ito yung kabuhayan niya. Ito yung pinagsisikapan niya. Kumusta kaya ang pamilya niya? Eh, nakatulong sa'yo. Hindi mo yung gagawin mo. Bibigyan mo ng tip. Ano po? Bibigyan mo ng tip. Bigyan mo ng tip. At kung tayo na may nasa kalagayan na magbigay ng malaking tip, lakoyan naman natin. Huwag naman ang laki-laki ng mga kinikita natin kung mag-tip tayo, 10 pesos. Alalaanin natin. Bukas natin yung ating mga mata, ano po? Yung ating mga discerning of spirit sa mga tao na naglilingkod sa atin. Baka mamaya may kailangan siya. Kapag may 100 na lang ang ibigay mo, bakit naman kung mag-tip ka lagi na lang 10 pesos? No, utos tayo ng utos, sinisigawan natin, tapos 10 piso lang ang ibibigay mo. Hindi, pastora, kasi meron na yung service fee. Yes, merong service fee. Pero we are Christians. Ano po, pinadadama ng Diyos sa atin yung mga kalagayan ng mga tao. Kaya kapag pinadama ng Diyos sa atin yung kalagayan ng mga tao, tumulong tayo, magbigay tayo. Amen po ba? Praise the Lord. Maramdaman natin, ano po? Kaya maging mabuti tayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa atin. Amen po ba? At alalahanin natin na meron din tayong Panginoon na nasa langit. Amen. Kaya kapag may mga ganito, mga kapatid, ano, let's practice it, no? Open our hearts, yung discerning of spirits natin. Kapag may tumutulong sa atin na mga ganyan, tingnan natin. Ako ganun po, yun ang aking ano eh. Kapag halimbawa, one time, no, meron ko marga na ganyan, tinitingnan ko siya. Eh, pagtingin ko, parang may iba akong nararamdaman. Ano po yun, yung parang nararamdaman ko na kailangan ng taong ito ang pera. Kaya nilalakihan ko talaga yung bigay ko. Nilalakihan ko. Kasi kaya pinaparamdam ng Diyos sa atin yung mga ganong bagay. Kailangan ng Diyos ng taong gagamitin niyang instrumento para pagpalain niya yung tao na yun na nangangailangan. Kaya tayo po maging mabuti tayo at maging makatarungan tayo sa mga naglilingkod sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Alalahanin natin, meron din tayong Panginoon sa langit. At tandaan natin ang pagiging just ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos is a just God, He loves justice. Itype nga po natin sa ating Google Meet, no? God loves justice. So God loves justice. And justice means give what they deserve.
give what they deserve. Ano ba ang deserving para sa kanya? Amen po ba? Ano yung nararapat para sa kanya? Justice. Fair. Hindi pare-pareho. Alam natin sa fairness, no? Pare-pareho. God is a God of justice. And He gives everybody what they deserve. So kapag tayo ay magbibigay, what they deserve. Ano bang deserve nila? That is justice. Kasi kapag alimbawa, yun, kinukwento ko, hindi naman niya deserve, pinantay mo para lang masabing fair. Pare-pareho. Para lang masabing fair. You become injustice doon sa mga dapat deserving sila ng much higher. Pero binigyan mo ng kapantay nung nasa baba. Eh deserving siya ng much higher. It will become injustice doon sa binigyan mong isa. Tingin mo lang, just yan, pare-pareho na lang kayo, pare-pareho na lang kayo. Pero hindi mo tinignan. Ito mas deserving siya. Dapat ito ang bigyan ng higit lalagpasan. Kasi hindi pwedeng ipantay. Pag pinantay mo sa mga nagtatrabaho, ang ibibigay mo, meron ka pa rin injustice. Amen po ba? Sana naintindihan natin ito, no? Praise the Lord. Deuteronomy chapter 32 verses 3 to 4. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasyan niya ay paraw, pawang makatarungan. Makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwira. Amen po ba? Our God is a faithful God. Wala siyang gagawing mali. At ang gagawin niya, laging tapat at makatarungan. Because God is a just God. Amen. Praise the Lord. Sabi ng 2 Chronicles chapter 19 verse 7, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayong lamang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Yesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang makapangyariang mga anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ng lahat ang hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. So gagawin ng Diyos ang nararapat. Kaya yung mga nagpapahirap sa atin, pahihirapan ng Diyos. Yung mga nagtitiis, aaliwin ng Diyos. Dahil ito ay nararapat. Hebrews chapter 6 verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at pagmamahal na inyong ipinapakita hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. So, ang Diyos ang gagante. Ang Diyos ang mga magbibigay ng gantimpala. Makitarungan siya. Hindi niya malilimutan ang mga ginagawa natin. Ano po? Na pagmamahal na pinakikita natin at patuloy na ipinakikita sa paglilingkod, sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So ang Diyos ang, dahil sa kanyang katarungan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kapag tayo'y nagmamahal at naglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Psalms 89 verse 13 to 14, ang taglay mong lakas ay kapangyarihan at walang kaparis, di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan. Siglang saligang matuwid ang pinagtatayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Righteousness and justice is the foundation of God's throne. Ito ang pundasyon ng trono ng Diyos, katwiran, katwiran at kabanalan. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya purihin po ang ating Panginoon, mga magulang at kapatid. Huwag nating pabayaan na magamit tayo ng kaaway, na hindi natin ma-implement ang hustisya, ang katarungan sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Because God is a just God. Amen po ba? At ang Diyos, dahil siya ay just God, uhusgahan niya at makatarungan lang na parusahan niya ang mga makasalanan. Kaya po, hindi natin pwedeng i-question yun. Sino mang tao na nagpapatuloy na nabubuhay sa kasalanan, no? Sa lifestyle of sin is not a Christian.
Kapag tayo nabubuhay sa lifestyle of sin, hindi tayo tunay na Kristiyano. Ang ating Diyos na makatwiran at makatarungan ay dadalin ka sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Hindi ka tunay na Kristiyano, kala mo lang Kristiyano ka. Paano ka naging Kristiyano kung nagpapatuloy ka na mabuhay sa kasalanan? So ito yung mga fake Christians, no? Fake Christians, Kristiyanuhan. Pero hindi ito makakalagpas sa mata ng Diyos. So kala mo langit ka, yung pala impyerno ka. Dahil hindi tayo totoong Kristiyano. Turning away from sins. Kailangan umalis tayo sa kasalanan. Kailangan magrepent tayo. Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon sa kaligtasan. Exodus 23 verse 7, huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Diba? Ito ang sabi ng Panginoon. Paparusahan ko ang mga taong nagbibintang ng walang katotohanan. Paparusahan ko ang mga taong humahatol ng kamatayan sa isang taong walang kasalanan. Siya ang magpaparusa. Ang Diyos ang magpaparusa. Kaya kahabagabag ang mga taong hindi makatarong. Na nagpapahamak ng mga tao. Ecclesiastes chapter 3 verse 17, sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Pwede po bang i-type natin, may itinakda ang Diyos na panahon? Kasi minsan ito yung ginagawa ng kaaway eh. No, yung kaisipan na, o tingnan mo, eto naman, no, nag-enjoy ako sa ginagawa kong kasalanan, wala namang nangyayari sa akin. Di naman ako pinaparusahan ng Diyos eh. May itinakda ang Diyos na panahon sa lahat ng bagay. Amen po ba? Praise the Lord, tandaan natin, God is a just God. Ang Diyos ay isang makatarun ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aaninin. Kaya huwag nating linlangin ang sarili natin na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Walang nangyayari sa atin. Iisipin natin, tama ang ginagawa natin. Huwag nating linlangin ang ating mga sarili. Psalms chapter 5 verse 5, ang mga palalo'y di makakatagal sa iyong harapan. Ang gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. No? Ang mga gumagawa ng kasalanan ay kinasusuklaman. Yung mga fake Christians na nagpapatuloy sa kasalanan, eh, nako, nakakatakot po iyan dahil parurusahan ang mga hindi tunay na mananampalataya. Huwag nating aliwin ang sarili natin na tayo'y born again, na hindi naman pala talaga tayo tunay na born again. Kaya po, panatilihin natin na tayo'y naghuhusga ng tama, judge fairly. Kailangan tama ang mga paghuhusga na ginagawa natin. Sabi ng Proverbs 31 verse 9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ibigay natin yung katarungan na nararapat sa mga tao. Maging maingat tayo sa paghusga natin. Kailangan maging tama ang ating paghusga. Amen po ba? Exodus 23 verse 3, ngunit huwag rin kayong ninyong kikilingan ang mahihirap dahil sa kanilang kalagayan. Hindi dahil mahirap sila, lagi naman tayong nakakiling sa kanila. Ano po? Katarungan. Kasi kung lagi tayong kikiling sa mahirap, kahit sila na yung may kasalanan, dahil mahirap sila, kakaawa naman, mahirap sila, kaya dapat sila yung paniga natin. Injustice naman yun sa mayaman. Amen po ba? Kaya let us just judge fairly. Amen. Hindi natin tinitingnan yung kanyang posisyon. Hindi natin tinitingnan yung kanyang kalagayan sa buhay. Tinitingnan natin yung sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon? And let us judge fairly. Exodus 23 verse 6. Ayun na po. No? Kaya po mga magulang at kapatid, para po sa ating lahat, lagi nating paalalahanan ang ating mga sarili na ang Diyos ang magpaparusa. Kapag tayo naging hindi makatarungan. Kaya sabi, kahabagabag. Kahabagabag kayo kapag nagkait tayo ng katarungan. Dahil ang Diyos ang gagante. Ang Diyos ang gagawa, na ang kikilos, no? Kapag ka
merong injustices na nangyari, ang Diyos ang gaganti. At kung tayo'y kasama doon sa nag-practice ng injustice, no? Niyurakan natin, pinagkaitan natin ang katarungan ng isang tao. Niyurakan natin ang karapatan ng isang tao. God has a time for everything. May panahon ng Diyos sa lahat ng bagay. Kahabag-abag tayo. Dahil ang Diyos ang gagante. Sabi ng Proverbs 17:23, ang katarungan ay hindi nakakamtan kung ito'y masama. Itong masama, suhol ay patulan. Yung mga suhol, yung mga lagay-lagay, ano? Kaya hindi makuha yung katarungan, nabubulag ng suhol eh. Nabubuhog ng mga lagay-lagay eh. Kaya hindi na ibibigay yung katarungan. Ay, binigyan ako ng ganito. So, hindi na nakita kung ano yung tunay na pangyayari. Ang nakita yung binigay. Eh, tandaan po natin kahabag-abag ang mga yumuyurak sa karapatan ng tao. Amen po ba? Paalalahan natin lagi ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Last verse po, Ecclesiastes chapter 5 verse 8. Huwag kang magtataka kung makita mo ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Lalahanin mong ganoon din ang ginawa ng nakatataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Kaya paalalahanan po natin, ano, pag nakakakita tayo ng oppression, ano, sa mga mahihirap, mga pang-aapi ng mga nandun sa kapangyarihan, ano, paalalahanin natin, hindi ito. Huwag tayong magtaka. Kasi kung ganyan yung ginagawa ng mga tao directly sa mahihirap, baka ganyan din kasi ang ginawa sa kanila. Gumaganti yan. Ano po? Ang ganitong ginawa sa akin, gaganti ko. Pero ang kawawa eh, ang ginaganti natin dun sa mga tao sa ibaba natin. Dun tayo gumaganti sa mga taong nasa ibaba natin. Iwasan po natin yung mga ganitong bagay. Paalalahanan natin ang ating sarili. Ang Diyos natin is a just God, and we as followers of the Lord Jesus Christ must also practice justice and righteousness. Kailangan din i-practice natin ang tamang panghusga. Maibigay din natin ang katarungan sa mga nangangailangan nito. Amen po ba? Praise the Lord. Today, baka may makaharap tayo ng mga ganitong sitwasyon ng ating buhay. Naway ipaalala ng Diyos ang ating pagtuturo sa araw na ito at makapasa tayo, no, sa test ng Panginoon sa atin sa araw na ito, that we will practice justice. Ipapractice natin ang katarungan dahil ang Diyos natin ay Diyos katarungan. At kung tayo naman po ay nakagawa ng mga bagay na kayurak tayo ng karapatan ng tao in the past, o hindi natin nabigyan ng justice ang isang tao nung nakaraan, we need to repent. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at iayos din natin ang ating relasyon sa mga taong nayurakan natin ang kanilang karapatan at sa mga taong nahusgan natin ng mali. No. Nahusgan natin ng mali ang mga tao. Let us repent before God and let us repent doon po sa mga taong yon. And let us learn lessons na hindi tayo basta-basta huhusga. Maging maingat tayo sa paghusga upang sa ganun hindi tayo maggamit upang ang katarungan ay hindi maibigay sa sino mang tao na nakakasalamuha po. Amen po ba? Praise the Lord so much for that. Tayo po yung mukot pumikit. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin patungkol sa pagiging makatarungan. Lord, I pray in the name of Jesus. Palawakin mo ng aming puso at kaisipan. Hayaan mo sa bawat sitwasyon na aming kakaharapin. Lord, tulungan mo kami na makita namin ang malawak, buo, ang kabuuan ng mga pangyayari. Maging maingat kami na magbigay kaagad ng paghusga. Huwag pabayaan na ang aming mga buhay ay maggamit ng kaaway upang sumira ng mga tao. Upang hindi makapagbigay ng tamang katarungan sa mga taong nangangailangan ito. Huwag mo kaming pabayaan na maggamit ng instrumento ng kaaway sa ganitong area ng aming mga buhay. Kung kami po'y madaling maghusga, sapagkat meron kaming maling kaisipan sa mga tao. Kaya konting kibot, Panginoon, dahil mali ang isip namin, na mindset na kami patungkol sa mga taong iyon. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi kami magaling, hindi kami mabanal, hindi kami matuwid. Kami rin ay merong pagkakamali. Kami rin ay merong kahinaan. Ipaalala mo sa amin upang hindi kami umakto na para bang sobrang righteous namin, Panginoon.
Nawawalan na kami ng katwiran. Nawawalan na kami ng kapangunawa. Sapagkat ang tingin namin sa aming sarili, napakatuwid namin na hindi kami magkakamali, hindi kami magkakasala. Kaya sa sobrang taas ng pagtingin namin sa aming sarili, patawarin mo kami na hindi na po namin naiunawaan ang mga sitwasyon. At mabilis kaming magbigay ng paghusga sa aming kapwa. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At turuan. Turuan niyo po kami, O God, na maging makatarungan sa lahat ng bagay. In the name of Jesus. Help us, O Father, to see everything kapag may dumarating na ganitong bagay sa aming buhay. And let the wisdom, the anointing of wisdom be upon us. Let the manifestation of the discerning of spirit be upon us upang hindi kami magkamali ng mga paghusga na gagawin po namin. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, kung nausgahan namin ang aming mga magulang nang hindi tama, forgive us. Nausgahan namin ang aming asawa, ang aming mga anak nang mali. Forgive us, Lord. Kung meron na kaming mga maling mindset sa aming magulang, patawarin mo kami. Tanggalin mo itong mga mindset na ito. Kung meron kami mga maling mindset sa aming asawa, forgive us, Lord. Kung mali ang mindset namin para sa aming anak, forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Tulungan mo kaming baguhin ang mga mindset na ito. Kung meron kaming maling mindset sa aming pastor, sa aming mga kamanggagawa, sa aming mga boss, sa aming katrabaho, Panginoon, please, tulungan mo po kami na burahin ang mga mindset na ito upang makapagsimula kami ng bago at nang sa ganun maging tama ang lahat ng paghusga na gagawin po namin. Tulungan mo kami na huwag kaming mabilis maghusga sa aming kapwa. In the name of Jesus. Na narinig lang namin, naghuhusga na kami, nakita lang namin, nag-iisip na kami ng masama sa aming mga kapwa. Linisin mo ang aming isip, O Diyos. Linisin mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. In the name of Jesus. Linisin mo even ang mga emotions na nararamdaman namin para sa aming kapwa. Dalisahin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus upang maging tama at makatwiran ang lahat ng aming paghusga. In the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, maraming pong salamat, O Diyos. Without you, we can do nothing and we rely on you, O God. Change us from glory to glory. Baguhin mo po kami ayon sa iyong kalwalatian. Kalwalatian, patungo sa kalwalatian. We submit ourselves to you, Lord. Bahala ka po. At anuman ang anyo na nais mong gawin sa aming mga buhay, pinapabayaan po namin na mangyari ito sa buhay namin. At Panginoon, sa oras pong ito, muli namin itinatalaga sa iyo ang aming buhay kasama ang aming buong sambahayan sa araw na ito. We don't know kung ano pong mangyayari at naghihintay sa amin sa buong maghapong ito. Subalit, itinatalaga po namin sa iyo at pinagpapa sa Diyos namin ang lahat ng mangyayari sa aming buhay ngayon, ang lahat ng mangyayari sa aming mga mamahal sa buhay ngayon, inilalagak namin sa iyong mga kamay. Let your perfect will be done in our lives and in the lives of our family. Even Lord, sa mga buhay ng aming mga faithful tithers and supporters, Lord, be with them, bless them indeed in the name of Jesus. Pagpalain mo sila sa buong maghapong ito. In the name of Jesus, buksan mo ang kalangitan sa kanilang mga buhay, sa aming mga faithful tithers and supporters. Buksan mo po ang kalangitan at ibuhos mo yung mayamang pagpapala sa kanila so that they can finance the end time harvest of the Lord Jesus Christ. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang aming mga kamanggagawa, ang aming mga kasamahan, kapatiran. Panginoon, Lord, we pray today, bless them. Today, be with them, O God. In the name of Jesus, sumama ka sa kanila, Panginoon. At bigyan niyo po ng katagumpayan ang lahat ng bagay na gagawin namin sa maghapong ito. Truly, Lord, thank you. Because the steps of a good man are ordered by the Lord. We believe na ang lahat ng hakbangin namin ay aayusin mo po, Panginoon, sa ikabubuti namin. Maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong pagsama. At idinideklara namin ang iyong pagiging Panginoon sa buong maghapong ito at sa aming mga buhay. Idinideklara namin, Panginoon, na ito ang araw na ginawa mo, kaya kami magagala, kaya kami magsasaya. Ang lahat ng aming mga kapatiran na mayroong sakit at karamdaman, itinataas po namin silang lahat sa iyo. Si Kuya Bong, thank you for immediate recovery. Maraming salamat. Hindi na po magtatagal at makakasama na po namin siya sa pagsamba sa iyo. Maraming salamat sa buhay ni Judel na inaayos mo kanyang mga physical na katawan. Let there be healing in Jesus' name.
Maraming salamat sa buhay ni Camille. Thank you, Lord. Nothing is impossible to you. Maraming salamat sa kalakasan, Panginoon, na nararanasan po niya. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Kuya Danny na muntik na mapasok ng ospital. Thank you, Lord. At nawa, Panginoon, na ma-diagnose ng tama kung bakit po sumasakit ang kanyang ulo. In the name of Jesus. Sa aming mga kapatiran, si Lorelai na sumasakit ang ulo, na magpapa-check up din, be with her, Lord, in Jesus' name. Kay Sister Cheryl, Panginoon, na naghihintay na makapagpa-check up at makapagpa-laboratory, be with her, Lord, in the name of Jesus. Kay Harold, Lord, na madaling malate, nag-a-acidic, nag-a-acid reflux, be with him, Lord, in the name of Jesus. Sa buhay ng bawat isang manggagawa mo, Panginoon, samahan mo po kaming lahat. Bigyan mo kami ng kalakasan at kalusugan ng katawan. I-provide mo po ang lahat ng aming pangangailangan at upang kami makapaglingkod, Panginoon, sa iyo. At magawa pa namin ang mga bagay na ipinagagawa mo po para sa aming buhay. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala na po namin ang lahat-lahat. Thank you, Father. We have peace in our hearts. We have joy in our hearts. Na ang buong maghapong ito ay magaganap ang iyong dakilang kalooban. Makakalagpas kami sa maghapong ito ng may katagumpayan. Because you are with us. Father God, we praise you, we thank you, we honor you, and we give back to you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. God bless everyone.